Stad. Hindi ka tanongan dito, Stad. Ano yun? Siguro, para sister yata yung nagkatanong. Kasi nawala yung passion. Ayan. Ito ang tanong ang sasabi. Assalamualaikum, Stad. Magkatanong lang po sana, huwag ninyong masamain, sabi niya, Stad. Ano yun? Pwede po bang ipagsala yung damit na nautupan? Ibig sabihin, tulad nung suot ng mga babae, pangsala, kasi hindi sinasadyang mautupan. Maraming utot yan, ha? Tapos, nagbudo siya. Okay. Nagbudo siya ulit. At magkasala, gamit pa rin yung skirt na nautupan. Pwede po ba yung sabi niya, Ustad? Ayun ang katanong, Ustad. Na ibig sabihin nito, Ustad, ang tanong niya, pwede po bang ipangsala ang damit o hijab o skirt na naututan? Pwede bang siya ipangsala? Marami, no? Kamakailala, nag-viral dahil sa utot. Diba? Nagpipigil sa utot. Ngayon naman, yung damit na naututan, kung pwede bang ipansasala, wala namang problema doon na gamitin sa pagdarasal ang damit na nakututan. Maliban lamang kung matayin. Maliban na lamang kung yung pagutot niya may kasamang iba. May kasamang liquid at saka may kasamang solid. Hindi na pwede talaga yun. Kailangan hugasan, di ba? Pero kung hangin lang, walang problema. Pero sa totoo lang, may mga nagtuturo na ibang grupo na pag once na ang kasuotan ay naututan na, hindi na pwede siyang gamitin sa pagdarasal. Kailangan tanggalin. Kaya makikita may mga grupo na yon, pag nagdarasal sila, inuubad nila yung kanilang brief sa loob ng masjid. Tapos nagano ng balabal. Ng balabar o ng malong. Okay? Anwar? Okay, nagano ang tinatawag na malong. So, ang masasabi natin dito, yan ay walang basihan. Walang matibay at walang mapapanaligang basihan. No, bagkus ito ay mapapabilang sa eksaherasyon. Yung bang pagmamalabis, exaggeration. At ang pagmamalabis sa relihiyon na walang batayan, ito ay ipinagbabawal sa batas ng Islam. Dahil nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad Sallam mula sa hadith ni Imam An-Nasa'i, nasalay mula sa asalaysay ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Sallam, wa iyyakum wal ghulu fid din. At iwasan ninyo, no, ang pagkakaroon ng eksaherasyon sa pananampalataya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ano ama sa inyo dito? Dahil katiyakan. Tatlo tayo doon sa Spanish natin. Tatlo tayo. Ay, chocolate kayo sa kanya sa... Cappuccino. Cappuccino sa kanya. Cappuccino. Ito? Tapos kay sa sister, sa asawa mo, yung cold. Ito, kayo yung chocolate parehas. Yung chocolate kay mami at saka kay ano, sister. Okay? Okay na? Continue ba? Pinatay mo? Hindi, sir. Continue okay. Siya. So yun yun, mga kapatid. So ito yung ngayon sa 6 degrees. Eh? 6 ano ba ito? 65 degrees. 65 degrees? Okay mo, yan na. Ano natin yan? Okay? So bagkos, yun nga. Dahil tunay na sa mga salam, tunay na o katiyakan, nawasak ang mga nauna sa inyo, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, dahil sa pagmamalabis ng kanilang pananampalataya. Nang walang basihan. At yan sabi ng Rasulul Ma'ida, di ba? Sabi ng Allah, Ya Ahlul Kitab, la taglu fi dinakum. La taglu fi dinakum. Ibig sabihin, o kayong mga angka ng kasulatan, huwag kayong magpalabis sa panyong pananampalataya. Sabihin, yung bang gagawa ng katuruan, gagawa ng isang gawain na pagsamba o paniniwala nang walang batayan. Subhanallah. Diba walang batihan? To exaggeration. Sa Islam, bawal po yan. So ulitin natin, pwedeng gamitin ang hijab ninyo, ang inyong abaya, o ang inyong kasuotan, panlooban o panlabas na naututan ninyo. Maliban lamang kung nautot kayo na merong dalang ibang bagay, nakagay ng... May kasama ibang bagay. Katulad ng liquid at saka gaano, solid. Alam mo na kung liquid yon. Ano yon? Igit yon. Okay? Tae. Pag solid, tubol yon.
Ano yung may follow-up question ako doon? Kasi minsan, meron talagang pag umutot talaga, Ustad. Sobrang baho talaga, Ustad. Lati ba ito? Parang chocolate, no? Baka ito sa'yo, Ustad. Cappuccino yun sa akin, eh. Yan ang cappuccino. Ano sa'yo? Hindi, mayroon talagang gano'n na merong... Hindi, pag... Hindi, pag umutot talaga, meron talagang sobrang baho talaga, Ustad. So, depende yan sa, ano, baka kumain siya na tubo. Hindi nakakabatal yun ng, ano, ha? Ng damit, ng pang, yung sabog talaga. di mo slit mo nga paano. Kasi, hindi naman siguro kasi yung mga, yung, sa kilikili nga, di ba? Di ba? Hindi naman siya. Pero, siyempre, wag mo naman sanang gawin yan habang nagdarasal ka. Diba? Kasi nakakahiya pag ikaw ay nagsasala habang nangyari sa iyo. So, malinaw ba? So, hopefully, and sister ang nagtanong, no? At inshallah, ay walang problema doon. Okay? Grabe na ba yung nagtanong na yun? Alhamdulillah.